Hala akong! Ano? Hindi sumasagot si tatay. Akong! Niyaw akong! Hindi talaga bumabahong si akong. Akong! Hala, ano nga yun kay akong? Papa, magandang hapon po sa ato lahat mga paps. Kakalabas po sa trabaho. Ganun lang tayo. Nagkuha ng tong camera. Tapos didiretso po tayo sa Balete. Magkukunin po tayo. Sigurang bilog. Tapos may ano tayo dito, may plastic. Yan, tara, drive po tayo. Punta po tayo ng Balete. Magkukunin po tayo doon. Bibigay po natin kay tatay. Ayan, nandito na po tayo sa ating pupuntahan. Tatawid lang po tayo diyan sa kabila. Nandyan po yung Balete. Tatawid tayo. At ang dami mga pinaghuhukay dito. Ito po yung ano, yung mga Thai. Mga Thailand. Taga Thailand na naghuhukay. Kinukuha po nila yung mga ang tawag ito, yung parang sa lagubang. Ang lalong naman yung huhukay. Tawas kanilang inano, niluluto daw ang kain nila. Nakuha po tayo ng ano dito, kalakal. Yung mga ating mga tira-tirang buti na mga bottled water. Kaya naipon po natin kasi dinadala po natin kay tatay para ibenta naman niya. Ay, hukay. Ito po yung mga kinukuha natin. Iniipon yan. Ngayon, basta. Sobrang lapit lang po natin dito sa may Balete. 10 minutes. Kunin na po natin lahat, sana walang ahas. Pati itong mga bakal, yan. Pisa na natin manguha ang lata ni tatay. Umubog na. Ayan na. Yung nasa may kubo, ganito din ginagawa natin. Ipon din natin, kaya lang natangay po ng baha. Hindi na natin na kuha. Ayan, ito na mga paps. At dalhin na po natin kay tatay. Ayan, puno yung isang ating garbage bag. Ayan. Dalhin na po natin kay Green Bilog. Tapos dadaan muna tayo ng grocery pag dumaan kay tatay. Ayan, ito na si Green Bilog. Ayan. Para maganda pitpitin. Pitpitin natin para lumit. Pitpitin natin. Pitpitin natin. Yung wala na takip, dito na natin. Tapos yung may takip, bubuksan natin. Tapos isa-isa natin pipitpitin. Apakan natin. Pero yung takip, kukunin din natin yan. Ayan, last. At na pong pitpitin ito. At may cellphone tayong nakuha. Basag-basag. Ito po yung cellphone dati na pinagtripan namin kasama si Dodoy. Ilagay po natin yung plastic. Para silid naman tayo ng silid. Pitpitin naman natin ngayon. Para magnipis. Maganda pagdadala natin. Maghuhugas na lang po tayo ng kamay mamaya.
ganyan. Ayan, ito na mga paps yung mga napit-pit natin. Lagyan naman natin sa plastic. Para magkasya kay green bilog. Yung lahat tasama na rin natin. Isa-isa natin tinapakan. Ito na po yung ating nakuhang mga battle. And drive na po tayo. Pawisan po tayo. And tara, drive na. Let's go. Ayan, drive na po tayo. And ganito po yung ginagawa nung Thai. Naghuhukay po siya ng mga mga laman lupa. Ang ganyan, no? Nakamitan nyo ng patibong. Ayan, dito tayo sa High Life. Makihugas muna tayo. Madumi ating kamay. Ayan, CR. Labas na tayo. Ayan, drive na po tayo. Patang grocery naman. Ayan, grocery muna tayo para kay tatay. Super kaita tayo. Ligas. Katay ng noodles. Purito ni tatay noodles. Wala yung seafood. Yan, ito. Nakita na natin. Ito yung request niya. Ayan, bayaran na po natin ito. Pwede mo? Yo. Ang sabi si tatay. Ayan, ito na po mga paps yung para kay tatay. Dali na po natin. Kaya lang mahirapan tayo nito. May dala tayo ng mga plastic. Tapos gagabihin na tayo. Ano kaya ito? Ang ganito na lang. Ayan, tara. Drive na po tayo. Ayan, ganyan po yung setup natin kay Green Bilog para madala po natin. Sana safe time parating. Ayan, tara. Drive po tayo. Full tank. Ayan, mahalaga nakakaliko tayo. Ayan, natin. Mahalaga nakakaliko. Ayan, okay. Tara, let's. Sana safe tayo. Kagabi na po tayo makarating kay tatay. Let's go. Dandahan lang. Safe travel. Madami tayong dala. Ang bilis lang ng project dito mga papso. Nagawa na agad yung banda dito. Tara.
traffic sa two wheels. Dito tayo sa two wheels. Ang gilis gumawa ng ano dito mga cops. Ang gilis gumawa ng mga project nila. Ito, malapit na rin. Yan po yung pinabao, no? Mga tubong malalaki. Para kapag nagka-gera, sa ilalim, lulusot kapag nagapang. Nandito na po tayo kay tatay. Ang ganda ng daan dito. Ang kalakal si tatay. Saktan-sakta yung dala natin. Matutuwa. Ayun. Meron siyang panglakad-lakad na dumadala. Ito po yung grocery natin para kay tatay. Ito po yung ating pinasakbi sana. Buti. Pinigay kay tatay. Yung plastic nito galing po sa company. Kinuha natin kanina. Pigay natin dito. Pipilian niya to. May mga lata ito. Yan. Yung ilalagay niya dito. Parehas yung plastic na yun. Eh. Nalagay niya dito. Tapos lakad-lakad siya dala-dala. Yan. Bigyan na po natin yung ating ayuda kay tatay. Ito. Yan. Pasokin na natin si tatay. Dami itong wala pa. Wala siya mga dala-dala. Yan. Dami tilapia. Huwag kalipunpunan. Mga minsan dito po tayo mangisda. Yan. Dito tayo mangingisa tapos magluluto tayo dito kay tatay. Tingnan natin siya kung nandito siya. Ginulaya na daw niya dito yung ano mga papsi, yung kanyang itong kamutihan. Ba, pati ito kanyang tinaniman ah. Tingnan natin kung nandito. Oh, wala. Nasaan yun? Wala siya. Hapon na eh. Saan si tatay? Wala siya oh. Akong! Akong! Hello, akong! Wala. Hindi sumasagot si tatay. Wala siya. Dami niya mga ano, may tinapay. Dami niya ayuda ngayon, mga bigay-bigay po ito. Mga biskuit. Dami niya ayuda. Meron din ito. Ito, may inom niya. Mga bigay-bigay po ito mga paps. Bigay-bigay sa kanya. Nasa galaan pa yon, wala dito eh. Dati pag ganito, nakahiga na yon. Antay natin. Parating na yun kasi hapon na eh. Baka nag-CCR naman. Wala siya. Ito yung kanya pinagkakainan oh. Saan kaya pumunta yun? Baka nag-CR. Antayin natin mga alas 7. 6 ano pa lang eh. 6:40. At dito oh. Madamo na. Hindi na siya makakapanguha ng panggatong dito. Maahas na yan. Wala pa rin si tatay mga paps. Ano oras na? Walang kalakal. Pero nandito yung kanyang ano. Yung kanyang daladala pang kalakal. Tapos yung kanyang mga plastic ayun. Kaya pumunta yun. Saan ka na akong? Ano nangyari kay akong? Wala na.
Grabe, inabutan na po tayo ng dilim dito. At mag-alas 7 na, yan na. Wala pa rin po si tatay. Baka nandun lang naman yun. Baka lugmok sa may kumot. Check nga natin. Baka tulog. Pag wala pa rin siya, iwanan natin yung mga ayuda natin. Saan kaya pumunta yun? Wala siya. Ano kaya nangyari kay tatay? Dati-dati, ganito oras, nandito na yun. Wala, Akong! Akong! Niyaw, Akong! Hindi talaga bumabangon si Akong. Kung nandito yun. Akong! Wala, ano nangyari kay Akong? Wala talaga siya, mga paps. Hindi po yung ating grocery. Ayan, pakita ko po sa inyo kung ano pong mga pinamili natin. Meron po tayong bigas, may noodles, mayroong saging. Binili po natin saging si tatay. Tapos may mga juice, mayroon itong cereal. Ayan, mga luhalo po ito, may munggo, mani, masustansya po ito. Okay, dami po yan. Nabibigyan po natin si tatay gawa po ng ating mga galang sa tilapia na papagbintahan po natin. Ito po, mayroon tayong pang ayuda. Ilagay nila po natin dito para pagpunta ni Akong makita niya. Pero may mga ano pa naman siya dito, may mga bigay-bigay to. May biskuit yan, may tubig din siya. Yung ilaw ginagamit siguro niya yung pag na ano siya. Pasok ng madaling araw. Kasi ito mayroon din siyang juice. Mga bigay-bigay po ito. Ano expired nito? Hindi pa naman siya expired. Binigay-bigay lang. Pero wala talaga siya. Wala nga. Kala ko tulog lang kaya hindi bumabangon. Nag-alala tayo kay tatay. Yan. Uwi na po tayo kasi mapagod na. Baka nasa ano po yung galaan. Pero sa time ko po itong naano kay tatay na experience yung wala siya dito ng gabi. Nag-alala po ako kay tatay. Pero sa time po talaga ito. Dati-dati pag bumunta ako nandyan, nakahiga-higa. Ngayon lang wala. Ano kaya nangyari dun? Kaya pumunta dito tapos hindi na nakalis. Taklong ng angas yun. Hindi po natin alam. Babalik na lang po tayo sa mga ano. Siguro bukas para check po natin para di po tayo mag-alala. Kasi first time talaga ito. Alas 7 na wala pa siya. So, kaya yun. Wala pa rin eh. Alas 7 na oh. Ilagay lang natin dito yung kalakal. Yan, dyan lang natin to. Antay na. Uwi na po tayo. Wala talaga si Akong. Gabi na. Ay. And drive na po tayo mga paps. Yan, andito na po tayo sa dorm. Kwarto. Wala si bro. Wala din si Katie doon. Hindi natin alam kung saan pumunta. Yan, sa night market tayo pupunta ngayon mga paps. Kakain po tayo. May nakita tayo dito sa Google. Mga 14 minutes. Punta po tayo night market. Gamitin natin si Grand Bulog. Magutom na po. Para din na tayo magluto. Mag night market na lang tayo. Daming tao mga paps, nandito na po tayo sa night market. Daming tao ngayon. Nandito tayo na parking.
Ayan, nandito na po tayo sa night market na malaki. Ang daming tao po ngayon. Ang lawak nito. Dito tayo magsimula. Pasok po tayo sa loob. Ang daming motor, oh. Yung mga helmet nila nandyan lang. Oh. Hindi po nawawala. At nagkasalubong kami ni bro, mga paps. Galing daw po siya dito. Dito daw siya nang galing. At sabi niya marami daw tao. Totoo nga po, madaming tao. Dami nga naman. Oh, may ahas. Grabe, may sawa. Ay, mga alaga. Oh, ahas. Mga python. Tinitinda nila mga python. Yeah. Mga python. Ito po isa. Python. 3,800 to 3,500. Ito 10,000. Marami. Dami mga nating sa ahas. Pasok tayo sa loob, magutom na. Mamaya na tayo mag-ikot-ikot. Magutom na po. Dami tao. Wow. Dahil bumibili sa popcorn. Gutom na ako. Doon tayo sa foods. Ito mukhang masarap kain. Kain tayo nito ngayon. Pili tayo kung anong puts masarap. Yung may sabaw. Daming kumakain. Yan, at dito na po tayo kakain. May napili na po tayo dito. Yan. Yan po ating food. Tapos nandito, may sabaw naman. Yan yung sabaw nila. Yan, sabaw. Tapos nandito yung juice. Yan, juice. Po sabaw natin. Yan, ito na po natin order. Utok-utok. Wow. Yan, ito na po yung ating food. Talagang magutom na. Mamaya po tayo mag-ikot-ikot. Kain po muna tayo. Chicken po yung ating ano, ating order. Yan, kain na po tayo mga paps. Pinsa po para po sa inyo lahat. Sarap.
sarap. Hindi tayo nagkamali ng ating pinilahan o pinuntahan. Ayan, okay na, busog na po tayo. Naubos na natin yung ating in-order. Tara, galagala naman, busog na po tayo. Andito tayo. Per kilo po yung candy dito. Maganda pang pasalubong. Ito na po yung nabili natin. Tapos bumili din po tayo ng medyas kasi naubos na po yung medyas natin. Uwi na po tayo ngayon. Nabusog na po tayo. Yan, nandito na po tayo sa dorm. Nandito na po tayo mga kapatid sa dorm. At ito po yung ating binili kanina. Pasalubong natin kay bro. Kaya lang, busog daw si bro. Tapos mamili din tayo ng medyas. Ayan. Ang nagluto ka pala. May salmon daw siya dito. Mahal ang salmon. Ayan o. Pagbukas sila po umaga. Tapos nagsayang din si bro dito. Kaya lang kanina, gutom na gutom talaga ako mga waps. Kaya, ayan, nag-direct tayo dun. Ang pahinga na tayo. Ito, tignan natin kung anong lasa. May ano, may itlog, mayonnaise, itlog, may tuna, worth of, magkano to, 60 NT. Ano natin, ang lasa. Pwede na pang ulam pala. May tuna siya. Pang ulam. Pambukas na umaga mo paps. Ulam siya. Yan, okay na mga paps. Nakauwi na po tayo. At yung ating binili na foods na tinikman natin kanina is bukas na lang ulam natin ng umaga bago pumasok sa trabaho. At bago tayo magpaalam mga paps, meron lang po tayong kaunting ipapaliwanag. Kasi may nabanggit po si Dodoy about sa Team Tanim. Kasi po, nagpaalam po ako sa group sa Team Tanim na lalabas na ako sa pagiging leader ng isang grupo ng Team Tanim. Doon po sa aming team. Nagpaalam po ako kasi po mahirap pong mawak po ng team. Gusto ko po is wala nang leader. Wala na pong ano, yung magiging namumuno. At maganda po is lahat na lang pantay-pantay. Wala nang leader. Basta samahan lang. Kasi para mas maayos. Para walang nagdidikta-dikta kung anong gagawin. Kaya sabi ko, paalam na, mamamaalam na ako sa leader para lahat pantay-pantay na, wala ng leader, wala ng ilangan, kapag ganyan. Kasi mahirap po mawak ng team, sa totoo lang. Kasi pag may sinasabi ka, minsan mamasamain na ganyanin. Kaya mas maganda po is wala ng team. Hindi po dahil sa, na ano po yung Team Tanim, hindi po dahil sa nawawala na. Andun pa rin po yung aming team, pero hindi lang po talaga nagtatagpo-tagpo schedule ng gaya po ng dati. Kaya nga,
Gaya nga nasabi ni Mr. Mark na wala siyang ERC, kaya hindi siya nakapag-content. Ako mga paps, wala akong ERC, pero nakapag-content po ako. Kinuha po kasi ng broker yun, yung aking ERC, gawa ng inaasikaso po yung aking pag-uwi, tapos yung aking mga requirements sa company. Kaya wala po akong hawak ng ERC ngayon. Pero nakakalabas-labas pa nung po ako. Kaya lang, ingat-ingat. At yun, buo pa po yung team. Wala pong tayong dapat ikabahala na, na wala na po yung team. Nagkatampuhan. Wala po yun mga paps. Pagkos, ang napag-usapan po namin, gaya po nung sabi namin sa inyo na once a month or twice kami magkikita-kita ng buong team. Kaya po, ganun po yung nangyayaring team ngayon. Yung bihira po kami magsama. Kasi kung lagi-lagi po kami magkakasama, is mananawa po yung mga viewers. Tapos pare-pares po kami mga vlog, mga video. Kaya, yan. Kaya minabuti po namin na once a month or twice. Tapos kami naman ni bro dito is magkasama sa trabaho, magkasama sa kwarto, sa lahat magkasama kami. Kaya lagi kami magkasama. Malalayo po sila dito, nabiyahe po sila ng mga 2 hours. Si Badilat, tapos si... Sino ba? Si Ka-Adventure, malapit po sa amin dito. Nasa 40 minutes yung layo nila dito. At napansin ko tuwing may mga ako sinasabi about sa mga achievements ko is ginagawang big deal. At may nabanggit po sila about kay sino pang sinabi doon? Kay Kapingyo, hindi daw nagkukwento naman ganun-ganun. Hindi po kay viewers ni Kapingyo. Si Kapingyo po is nagbabanggit din siya ng kanyang mga achievement. Gayun ang kanyang bahay. Ayan. Ini-vlog din Kapingyo yung kanya, kanyang achievements mga paps. Kasi bilang isang OFW, bihira makapagpagawa ng bahay. Napakahirap po makapagpundar ng bahay. Kaya bilang isang OFW, kapag nakpundar ka po ng bahay, matutuwa ka tapos isi-share mo sa mga viewers mo, sa mga manunod mo. Ganun po yun. Kasi lumalabas po, pag ako nagkukwento, naiyabangan po sila. Iba po yung dating sa kanila. Tapos nagpakita rin si Kapingyo ng pera doon sa kanyang mga vlog, sa mga pinagbintahan ng tahong. Yan. Hindi lang po ako yung gumagawa ng ganong vlog mga paps na may mga pinapakitang achievements. Ginagawa kasi big deal yung mga yung mga sinasabi, mga pinapakita. Yan. Tapos, about na sa birthday ko, hindi nagsamasama yung Team Tanim. Naging big deal din, hinahanap yung Team Tanim. Napag-desisyon na po namin ni bro since may po sa amin, may sponsor ni si Ma'am Aida, sabi sa amin, gawin daw namin o enjoy namin yung aming birthday para daw may celebrate namin. At yun po yung ginawa namin na kami yung nagbanding, sinulo namin yung araw na yon o yung gabi na yon para ma-enjoy namin at naisip namin na manood ng sine, kumain sa labas, mag-unwind. Tapos, nung kay Kaloko naman, umuwi po si Kaloko, hindi rin po si Kaloko nagparamdam sa amin. No? Wala lang po sa amin yun. Hindi rin hinahanap ng mga viewers. Pero yung pag sa akin, sa amin, hinahanap po ng mga issue ang ginagawa. Kaya tigilan na po natin yung pag-anoy natin sa ating tanim. Wala pong big deal sa amin yun. Hindi po sa amin nagpakita si Kaloko nung umuwi. Pero wala lang po sa amin yun. Tapos sisingit ko pa, sinabi din si Kainsan, hindi daw ganun si Kainsan. Si Kainsan mga paps, nadami pa tuloy si Kainsan, si Anton Hevalia. Si Kainsan mga paps is, nagkukwento din yun ng mga achievements niya, kagaya nung na, nakabili siya nung nung lupa, yung malawak na lupa na bili niya. Ini-vlog din niya kasi natuwa din si Kainsan doon sa kanyang achievements na yun. Oh. Hindi po kaya bangan yun, bagkos lang po yun, pag proud na may napupundar siya. Lawak ko ng lupa na nabili ni Kainsan. Hindi po kayo mga viewers ni Kainsan. Sinasabi nyo lang yung mga ganun-ganun. Hindi ganun si Kainsan. Tapos yung palaya na nabili ni Kainsan para sa kanyang kapatid. Oh. Ini-vlog din ni Kainsan yun kasi proud siya na nakukuha niya yung gusto niya o nabibili niya sa pamilya niya. Hindi po kaya bangan yung pagka-proud po yun mga paps. Tapos yung iba pong nabanggit nyo, wala po sila ikukwento ng mga achievements nila kasi wala po sila na-achieve. Wala po silang pa natatapos, like bahay, wala pa po. Kaya wala pa po silang naikukwento. Tapos pag sa akin, napaka-big deal lagi.
nasabi yung ganyan-ganyan. Kaya minsan natatawa na lang po ako sa mga kinukomments nyo. Hindi lang po ako yung gano'n nagkukomments about sa sahod. Ako lang po yung tinasin dito ng gano'n, kaya naikukumentok po yung sa sahod. Bihira po dito sa Taiwan yung ganyan sa sahod na tinataasan. Yung bayaw ko ganyan din eh. Tagal na po dito sa Taiwan, hindi pa po tinataasan ng sahod ng employer. Yung kapatid po ni Mama Ryan, wala pong pagtaas na nangyari sa kanya eh. 12 years na po siya dito sa Taiwan. Tangiyang tinaas lang sahod niya is yung sa government. Yan, 1K every year. Sa government po yun. Pero sa employer, wala po. Pero sa bonus, meron yan. Pero yung buwan-buwan na taas ng sahod, wala po. Kaya, masaya lang po ako in-share po sa inyo noon yung about sa 38,000 sahod. Monthly po yun. Masaya po ako in-share sa inyo kasi pambihira po ganun mangyari sa employer po yung tataasan ng sahod na isang foreign workers dito sa bansang Taiwan. Kaya, nakakaparoon lang po sa sarili na ganun po, na hindi po natin lubos akalain na gagawin po ng broker sa, ng employer sa atin yon. Huwag po natin gawin big deal mga paps yung hindi namin pagsama-sama ng ano, team kami ng birthday po namin. Huwag po natin gawa ng issue. Bagkos okay po kami. Wala pong tampuhan, wala pong samaan ng loob. Yan, para po matawas na po yung ano, yung ating mga haka-haka. Kasi hindi ko sana open to. Gawa lang ng may nakuntin po si Dudoy about po sa pag-alis ko sa team. Kasi sabi ni Dudoy, baka daw anuin ko yung aking ano, yung aking tawag nito, aking saloobin about sa kanyang vlog. At ito na po mga paps. Kaya po lumabas po ako sa team, gawa ng gusto ko po lahat is pantay-pantay, wala na pong hawak ng team. Lahat po is yan, lahat na po is leader na lahat. Yan. Wala po tayong pagbibigyan na ng leader, wala na leader para okay na po lahat, para pantay-pantay. Kasi di po biro talaga humawak ng lead ng team. Gaya po lang ano, di po sa pagkukwenta yung mga gamit. Yan. Nasabi na po namin to sa team kasi sa amin po lahat talaga ng gamit na pagluluto, ang ganyan sila, ano lang sila, dadala lang nila yung sarili lang nila, lambat, tapos yung camera, babalag lang sila. Sa amin po yung mga ano, mga gamit. Camera ba naghuhugas? Ganun po sa ano, ganun po pag may hawak ng ano ng team. Parang ikaw yung may hawak ng lahat ng mga gamit kasi simula't simula, nasa akin po yung gamit eh. Wala pa si Bro Alvin dito, ako na yung nagpo-provide ng mga gamit. Tapos pagdating dito, hugasan pa namin yun, siyempre pare-pare sa mga pagod. Tapos sinabi po namin sa team yun na dapat ganun, pinag-usapan namin na magkanya-kanya na lang nadala-dala ng gamit para wala nang ganunan. Wala nang ano tawag ito? Wala nang isipin. Yung gano'n lang mga paps, wala po tayong ano sa team, wala pong problema. Kaya wag po natin gawa ng issue. Yan. Dito ko na po tapusin tong video na ito mga paps, at sinagot ko lang po yung about kay Dudoy. Kasi naghihintay siya ng kasagutan. O yung mga viewers natin naghihintay ng kasagutan about sa paglabas ko sa leader sa team. Yan. Dito ko na po tapusin tong video na ito. Maraming pong salamat sa inyo lahat. God bless po. Bye-bye!